Hi classmate. So classmate, ngayon magpapalit tayo ng ano ng hose ng ating shower kasi nasira na yung dating hose nito. Kaya naman siya nasira kasi yung supply kasi na galing sa binilan yung electric water heater na to. Isiyari lang naman talaga siya sa mga plastic. Plastic lang siya na in-sprayan lang o binugahan lang ng silver para magmukhang stainless. Pero ito, kagaya nito, hindi naman ito talaga pure metal. So, na-glaze lang siya ng silver para magmukhang stainless. So, para mas maging matibay yung ating shower system, ating heater, may nabibili naman kasi talaga na spare na 304 stainless na hose para sa shower. So, itong ginawa natin, nung nasira na yung ating, excuse me, yung ating dating ano hose ng shower, ginamitan lang natin siya ng flexible hose. Ang problema kasi dito, hindi sakto yung sa pinaka, kumbaga sa mic, hindi siya kasya dun sa pinaka holder niya, kaya mahuhulog din. So, improvise lang itong ginawa natin para lang magamit. So, since lockdown last few months, ala tayong mabilan, sarado yung hardware. So, ngayon, medyo nagbukas na yung ibang hardwares, yung Wilcon. Nakabili na tayo ng mahusay. So, bakit mahusay may kabit natin? Kasi nga, nag-iinit yung tubig dito. So, kung plastic lang ang ating gamit, lumulutong siya o malulusaw siya and eventually masisira. Sayang lang din yung pera natin. So, mas maganda, piliin na natin yung 304 stainless, yung metal talaga, para worth it. Kasi, ano yan eh, nasanay na kasi tayo mga Pilipino na kapag mura yung bili natin, masaya na tayo. Pero, nung araw lang na yun. Pero after a few months, magmumura na tayo kasi sira na. So, mas maganda, medyo mag-save tayo ng konting pera pag ipunan na natin yung quality talaga. Di ba, aling gumuhumundo natin yung araw ng binili natin, mabutas yung bulsa natin. Pero, in the future, pakikinabangan din naman natin. Kaya, in the long run, mas nakakatipid tayo kasi hindi na tayo bibili ng bibili. Kasi, hassle din naman kung bibili. Minsan nga, alang mabilan. O may, ba, nakaip mo nga ng pera. Tapos, ala ka namang mabilan. Di, wala ka rin magawa, di ba? So, mas maganda kung bilhin mo na yung quality, ipunin mo na yung budget mo, hanapin mo na yung pinaka-the best dun sa market, gumuho na mundo mo nung araw na binili mo siya, pero alam mo, in the future, pakikinabangan mo kasi magtatagal. Yun yung sinasabi na sawa ka na, pero buo pa. So, tara, start na tayo. Last week, ito yung nabili nating hose ng water, ng shower sa Wilcon. So, ang bili natin dito is 504. So, merong tig to 250, merong lower than 500. Although, may mas mahal pa naman dito, pero ito lang yung kaya ng budget ko na okay rin naman siya dahil metal. So, ito na yung binili natin. Kumbaga, nandun na tayo sa gitna. Although, may mas malulupit pang presyo dito. So, buksan natin. So, yung brand na pinili natin ay Cash. Hindi ko alam kung ano pronunciation ito, pero ito yung spelling niya, Cash Bathroom Accessories. So, nakalagay dito, made of 304 stainless steel. Sa stainless kasi, yung 304, yun yung pinaka-standard. Yun yung stainless na hindi na ma-magnet. So, ito yung tsura niya. So, ang ginawa ko, kinuchillo ko lang yung paligid para mabuksan ko siya or cutter. Yung shower hose, may dalawang dulo siya. Isang, merong pa, may parang bolt dito. Itsura niya, parang tornillo. And then, the other end, ito yung parang sa mic. Ito yung para dito. So, ito yung ilal, yung part na to. Ito yung lalagay nyo dito yung shower head. So, una, tanggalin muna natin. Naka-off naman yung tubig. Tanggalin muna natin yung ating dating hose, patuloy natin tubig. Then, tanggalin natin yung shower head. So, ito yung improvise natin. So, ito yung sa shower head. Make sure nandun yung gasket, yung rubber. Meron naman siya kasama.
Nakita yun, bumagsak. Metal na metal yung tunog. Yan, ipitan natin. Then, ilagay natin doon sa kanyang rack, sa kanyang holder. So, dito kasi sa sistema ng water, yung heater na to, ito yung dating shower, dito siya nakakabit. And then, dahil nga may heater na, yung heater magsisilbing parang filter siya, ganun. Yung supply ng tubig, dadaan dito sa halip na direkta dito sa head, dadaan dito, hindi patunga dito sa heater filament, hindi lalabas dito. So, yung lalabas na tubig dito, sa hose na to, palabas sa shower, ay magiging mainit na kapag naka-on na yan. Kapag naka-on na yung ating heater. So, check natin kung meron siyang ano. So, nung nalaglag, nalaglag yung ating rubber. So, pulutin muna natin. So, important to yung rubber or else mag-ano siya, mag-leak. So, yun. Ito yung ating gasket. Rubber gasket. So, pipihipin nyo na siya. Huwag pipilitin kapag ayaw pumasok kasi dapat smooth lang yung pagkakapihit para hindi ma-lost thread. Pag na-lost thread kasi magkakalik to eh. Then huwag na kayong gumamit ng wrench kasi plastic lang naman to. Yung pinaka-bail niya, baka masirap eh. Importante lang naman huwag itong tumagas. Kahit kamay lang o kaya meron kang basahan pag medyo makadulas na. Or tuwalya para mahigpitan mo siyang mabuti kung nabasa yung kamay mo. So, makabasa yung cellphone. So, itutok natin sa kabila. So, testingin natin kung gagana siya. Check nyo kung may leak. So, check mo kung may classmate, check mo kung may leak dito sa head. So far, wala naman. Then, check mo rin yung buong hose. Kasi kung may leak siya, nilisipo ka naman, within 7 days, pwede mo siya isoli sa lutol. So far, wala naman. So, under normal operating system, operating mode na siya ngayon. Kasi normal siya, walang tagas, walang problema. So, i-off na natin. So, yun. So, always mo lang, please, kapag gagamit, kapag bibili tayo ng mga gamit, mas maganda na yun talaga yung, ano, yung may quality, kahit siya medyo mahal, para in the long run, makakatipid na tayo kasi mas matagal natin siyang magagamit. Yun lang po. Salamat, classmate. Bye-bye.